Oh, careful. Alright, so pupunta namin yung RBC building na yun. Kukunin namin yung susi ng bahay. Sa attorney kinukuha yan at kasama ko si Aisha. Pero bago ang lahat, kailangan muna namin magbayad ng parking. So nasa street parking kami ngayon. Kasi tapos lalakarin na lang namin yung RBC. And we are here sa downtown Winnipeg. So shout out sa nagpapakuha ng susi. Magbabayad muna kami ng parking namin. Magkano ba ang ano? I don't know. 175 each. 175 hour. Each hour? 2 hour maximum. Okay. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norbit Mountain. Pinalik ng park. Turning over. So lamig. Kami sa may 4th Street. Nilakad namin yung lamig. Ay ka na, di ka na, ulakad na tayo. Buti na lang may masak, may gloves ako. Ay, grabe. Mali yung suot namin. Nangangatog yung aming kapantang. Kapantalon pero walang. Ay, Diyos ko. Yung pantalon ko pa naman, sobrang simple lang. Ako nga naka jeans, wala akong long johns. Ano pa to? Saan pa tayo dadaan nito? E di dyan. sa may ano, construction. Saan? Ayan, teka, ito po yung dinadaanan namin. Papakita ko sa inyo. Gago, hindi pwede. E kumaano kan tayo ng mga machinery. Oh, sige. Oh, dito. Diyan pa tatawid tayo. Saan tawid tayo? Oh, sige. Wala na kasi kaming parking dito, kaya naglakad kami. Sa office na nga to. Oh, may naglakad kami. Sa ano pala, dito lang tayo nag-park na do? Hindi pwede yun. Hindi pwede dyan. Agad ang bayan. Yan. Alam mo, ganyan patahan. Kung hindi ka meron ng mga ganyan. Grabe yan, lamig. Malamig po. Welcome to Winnipeg. First time namin maglakad dito sa downtown. First time ko sa tanang buhay kung naglakad dito sa downtown. Kahit yan lang yung office ng yung office ko, yung office namin, kahit yan lang yung office namin, hindi ako naglalakad ng ganito, nagsasasakyan ako. Hindi ko naman akala. So malapit na. We're going to the RBC. Yeah, siguro. Pwede tayong tumawid. Mukha tayong turista. Pinagtitinginan po kami. Sabi nila mga first timer daw namin dito. Paano magiging first time kung uhati ng susi ng bahay? Bahay. So ito na. Akitan na namin yung bahay. We're here at 200... Anong bahay? 220 portage. Akitan na namin yung building at kukunin na namin yung susi. At maglalakad kami ulit papunta ron sa likod. Maglalakad ba tayo ulit? Oh, natural. Oh, alam ko na gagawin ko. Ano? Intayin na lang kita dito, tapos kunin mo yung sasakyan. Kasi bawal akong mapagod eh. Bahala ka siya. Talino. Pinaka main street. Yan. So, hindi na kami sa Royal Bank. RBC pa talaga eh, no? Saan? Here? Nine floor ba? 900? Can you be called? Please enter your destination. 900? 900. Ano ka ito? Alam eh. Mamaya malak tayo dito ah. Pinindot ko naman na 9 eh. Ayan o. Ayan. So, punta kami sa 9th floor of this RBC building to get the keys. Ulit. And so, isasama namin kayo para kunyari parang kayo na rin. Ayan, si Brennan Partners. I'll just get the keys. Hi, morning. Good morning. Happy to help you. We'll just get the keys. Okay.
I just need a copy of your IDs. Yeah, sure. And then... Just one ID or both of them? You know, she asked for both. Both, okay. Yeah, so... Okay. Right? Oh, one for me. Okay. Okay, I'll quickly scan those. I'll okay. be right back. Thank you. All right, so dito na kami sa office. Yan namin yung susi. May GT natin, 20,000. Ha? 20,000. Nani? Pag-pick up yan na 20,000. May check ka dyan. Akala ko nga para sa iyo eh. Hindi para sa atin yun. Kasi sabi ko parang sa mga bakit na wala. Yun lang, pinatungan lang yan. It's a prank. It's a prank. Ganda ng office nila dito. So, sama namin kayo dito sa tour na to. Sama namin kayo dito sa travel na to. Sa trip na to. Hanggang sa mabuksan natin yung bahay sa kabilang bahay. Tama ba? Basta hanggang sa mabuksan natin yung pintuan na yon. So, this is it. Take long. No, that's it. Okay. Awesome. Thank you so much. Yeah, no problem. Okay. Have a great day. Thank you. Thanks. Let's go. Mas matagal pa yung... Mas matagal pa yung nilakad ko. So right now... Main. So right now we do have the keys. Mas matagal pa yung nilakad ko, guys, yung nilagas-nilagas yung mga tuhod-tuhod ko. So, ito na yung susi. Nasa atin na yung susi. So, okay. So, next stop na namin. Uuwi na. And papakita namin sa inyo kung ano yung itsura. Kasi first time ulit namin itong babalikan after magawa yung bahay. So, dadalawin pa natin yung bahay? Main floor. Let's go. Main floor. So, dito. Lakad na ulit. Maglalakad ulit. Kala ko ba sa hirap at ginhawa tayo eh. Ba't ngayon parang puro ginhawa ka na lang ngayon? Ako na yung hirap. Baka lamigin ka. Bawal pa naman lamigin yung kamay ko. Bakit? Asset. Asset yung kamay. Asset yung kamay ko. Hindi mo ba alam? Ito ang puhunan. Puhunan? Ako, hayaan mo nang ako yung wala. Oo. Hayaan mo na. Hamakan ko na lang yung sarili ko. Alright. Doon palo, doon. Yan, maglalakad kami ulit. Ayun, lalakad kami. Nakita nyo yung green na building na yun, yung kulay green na yun. Doon kami, maglalakad. Whew. So, yan. Ganito pala itsura ng turista. Ganito pala itsura ng turista. Oh, tumawid na tayo. Halika na, tumawid na tayo. Mga turista, kanya mo nagbibidyo pa. Malaking building dito. First time natin dito sa maglakad. Ano? First time namin maglakad talaga rito. Naglakad sa downtown ng napakalamig. Lakas ng trip. Ako na. Naninigas yung kamay ko. So ayan, hindi siya umuulan ha. Pero yung naririnig ninyo is most likely maliliit na snow o yung hail. So pupuntahan natin ito ngayon. Nga pala, bakit hindi ko kasama si Aisha ngayon? Kasi si Aisha ay pumunta sa duty niya. Pumunta siya ngayon sa isang clinic, vaccine clinic ulit. So bali ngayon, ito naman, punta na natin yung bahay. So magta-travel lang tayo dito sa kabila. So ayan. Yeah, bubuksan natin. So yung susi, nasa atin na. So ayan, so first time ulit natin. First time ko ulit mapapasok to. May bago pa. Tayo sa loob, di ba? Ganun lang, kabilis yung travel time. So, bubuksan natin yung mga ilaw para mas maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung na-build dito na bahay o yung ipaparenta. So, buksan natin yung ilaw. Ayan, di-control yung ilaw.
Ayan, oh, meron dito yung isang ilaw. Ayan, oh. So, doon sa pagpasok sa pintuan, ito yung mismong sala. So, yung sala na to, maganda yung pagkaka-build niya. Sobrang luwag. It is very spacious. Para ako nag-a-ente ngayon dito, ah. Anyway, pinapakita ko lang sa inyo para at least magkakaroon kayo ng idea. So, itong nasa likod ko, this is the main living room. At ito mismo yung pinaka-pintuan. And then, pagpasok mo sa pintuan, meron siyang konting cabinet. Ayan. Kumbaga, meron ng jacket rack. Which is maganda yan, di ba? So, controlled yung ilaw. Pwede mo siyang gawing dim light. Ayan. Or, pwedeng full blast. Ayan. So, ayan. Maganda yung pagkakagawa talaga. Amoy bago pa. Amoy bago talaga yun nandito. Tsaka, ang sabi nung nag-renovate nito, yung pinaka-flooring nito is anti-scratch. Sa mga gusto mag-rent, ayan. Available na po ito. As of posting of this video, maganda yung may open, ano yun, tinatawag nila, may natural light na pumapasok dahil may laking bintana. This is the dining room. Ayan. Napaka-spacious ng dining room. At ang maganda rito is that the sink is new. Ayan. Bago yung sink. Ayan, may tubig yan. And then, bago yung oven. Bago yung fridge. Tapos dito, meron pa itong lagayan. May mini pantry na nandiyan. So, which is a good thing. Yan, ito yung mismong dining. Tapos, nandiyan yung tripod ko nandoon. At yung mismong sala. So, ang ganda. Sabi ko nga namin kanina ni Aisha nung pinasok namin to is that parang gusto na namin lumipat dito at dito na lang magstay kasi sobrang yung quality, minaximize talaga yung every space na pwedeng gamitin dito sa bahay na to. And papasukin natin yung isang room which is ito yung kasi dito sa mismong main floor, meron siyang dalawang bedroom. So yung bedroom, ito yung maliit na bedroom, hindi siya yung master's bedroom pero quality naman yung size ng bedroom na to. So, ayan. Kung papasukin mo yan. Meron siya dyang closet na rin. Pwede rin dyan. Tapos, kitang-kita mo na kagad kung sino or kung ano yung nangyayari sa labas. It is an open, rin to. May maliwanag din to kasi natural light yung pumapasok. So, after this bedroom sa main, sa isang small bedroom, dito naman sa kabila, ito na mismo yung washroom. So, ito. Yan yung sorry. So, yan yung washroom. Okay. So, ayan. Vlogging is real. So, maganda. Maganda yung pagkakayari din ng washroom nila, which is bago to. Bago yung mismong bathtub, pati ito, binago nila yung shower nila, as in bago, di ba? Tapos diretso na exhaust, tapos meron pa mga, ayan, ano ba to? Bagong install din yung plumbing nila dito sa washroom. So, papakita ko rin naman sa inyo yung pinaka mismong, yan, patayin na natin yan. Pakita ko rin sa inyo yung mismong main bedroom. So, ito. Yung mismong main master's bedroom. As in, sobrang decent size siguro kasya dito is king size bed. Yan. So, pwede ito sa family or sa mag-asawa na gustong mag-rent dito. Ayan. Then, meron na rin siyang fixed-in na closet. Yan. And then syempre, kung nasa mismong main bedroom, meron din syempre yung natural light na papasok. At ayan naman ang makikita mo sa labas. Yung carport. May pa snow pa, di ba? Tapos, yung sa amin, dito lang sa kabila. So technically, wala ka na talagang gagawin dito sa bahay na to. Talagang rerentahan mo na lang siya or pag-i-stayan mo kasi wala ka nang problemahin. Wala ka nang gagawin. As in talagang all good na.
Sabi niya, sabi ko nga, gusto na namin lumipat dito ni Aisha. Pero syempre, this is really intended para doon sa mga naghahanap ng bahay, sa mga papunta na rito sa Canada at naghahanap ng matitiran. Ito, right now, it's really available. So, minaximize nila yung space. Kumbaga, kung 360 ka lang dito, this is the living room, the bedroom, the washroom, the main bedroom, tapos yung kitchen. So, napaka-efficient ng pagkakagamit ng space na ginawa nila rito. Then, kung pupuntahan naman natin yung pinaka-basement, papakita ko naman sa inyo yung basement. Meron sila dito yung two-way na, ano eh, na ilaw. Ayan. So, from the basement, ito na. So, bababain natin. Nung unang pinuntahan namin to, hindi pa siya totally fixed. So, ngayon, it's all good right now. It's carpeted. The maximize. Pwede ka rito maglagay ng kung ano-ano or pwede kang maglagay ng salas dyan. Pwede kang maglagay ng panibagong salas kung gusto mo. But they really keep it good talaga. Tapos may dalawang outlet doon. I think doon din is may isa. Tapos, ang maganda pa rito is that this is their washer and dryer. Saan ba ilaw nito? So, ayan yung washer and dryer. Nandito dito. Tapos, yung another bed, hindi pala bedroom to. Sa basement din, dito rin makikita ang isang bedroom. Ayan. So, ito yung bedroom dito, which is decent naman. So, spacious din yung bedroom na nandito dito, which is very good. Diba? Ayan. So, ayan. Na-tour ko na kayo dito sa bahay. So, na-tour ko na kasi kayo dito. So, hopefully, may mga magka-interest. Ayan, patay na natin yung mga ilaw. Kung isang family or kung may isang family na gustong kunin yung buong bahay, it is a very good space for entertainment na nandi dito. Pwede kayo mag-video okay dyan o kung ano pang gusto nyong gawin. Ayan. Ayan, ano to? Patay na natin yung ilaw dyan. Ayan. Lalabas naman tayo dito. Ayan. So, dito naman sa labas, makikita mo yung pinaka backyard. Ayan. Ganyan lang. Kami pa, snow-snow pa. So, backyard. Ganda. So, ito, sabi ko sa inyo nakaraan, Pilipino yung may-ari ng bahay na yan. Kami, sila Bernice, tapos Pilipino rin yung nagigigang kapitbahay sa gilid. Tapos doon, kitang-kita naman yung bahay ni Tito Ging. Nandito naman yung sa kabila. Dito naman, may nakatira ding Pilipino. It's also an apartment. So, Pilipino rin ang nakatira dyan. So, yan. So, alright. So, right now, this is available as of now. And upon kapag nakita nyo na to, and if you have any questions, just inquire us, message us dito sa FB page natin na dyan, Tigno. And then, just try to inquire kung available pa. And this is really ideal para doon sa mga family na naghahanap ng bahay na meron din silang gustong i-share ng space. Meron din, pwede doon sa basement. Also, pero para sa akin, ang pinaka-target talaga nito para sa akin is an idea is yung mga international student. International student na naghahanap ng at least a room, a space para ma-accommodate dun sa first 6 months nila dito sa Winnipeg. And it's a great idea rin para at least makita nyo, makapag-adjust kayo. And syempre, kami naman sa kabilang bahay lang din naman kami. And if you have more questions or pwede namin kayong i-guide, or pwede namin sabihin sa inyo kung ano yung mga diskarte namin dito sa Canada, at least kahit papano meron kayong kakilala na pwede rin sa inyo mag-guide. Sinabi ko rin to kay Kuya Nikki na if ever meron sa mga international student na gustong pumunta rito sa Manitoba and they're looking for a place, ito, ino-offer namin to para sa inyo. Same thing as dun sa tulong ni Kuya Nikki. If you don't know Kuya Nikki, he is the CEO of Suncor dyan sa Ontario,
which is a good friend of this channel. So si Kuya Nikki, na-interview na natin yan, and he knows the struggle of being an international student. And same thing, as my goal, as our goal dito sa Winnipeg, dito sa Manitoba, we will try to help other people, to lalong-lalo na dun sa mga first-timers, dun sa mga international student na naghahanap ng pwedeng matirahan for the first few years nila dito sa Manitoba while they are trying to get their permanent resident. So marami pa rin akong pwedeng ma-share sa inyo, pwede ko kayo mabigyan ng tip, mga advices at mga guide, lalong-lalo na for international student. So again, we have 3 rooms available onto this location, and this is only available for a limited spot, lalong-lalo na tinap ko na si Kuya Nikki, and lalong-lalo na dun sa mga may mga kakilala rin doon sa mga international student na papunta na rito, especially doon sa mga intake, sa mga January intake. This is now available dito sa Winnipeg, Manitoba. At ang maganda nito is that I am just a knocked away para tulungan kayo, or if you have some needs, or kung sa transpo ninyo, so pwede nating i-settle yan. So siguro i-offer ko na lang din, if you're an international student wanting to go here dito sa Manitoba, ako na mismo ang susundo sa inyo sa airport. If you'll be able to avail those 3 rooms na nandito or yung mismong bahay, ako na siguro ang magsusundo sa inyo sa airport, and I'll try to welcome you pagdating ninyo dito sa Manitoba. So again, sabi ko nga, tina-target ko lang muna ngayon is really a family or an international student, or even a work permit na meron trabaho dito or mag-uumpisa ng trabaho dito sa Manitoba, especially dito sa Winnipeg. So ayan, so at least napakita ko sa inyo yung potential ng bahay na to, na pwede nyo mapagstayan dito sa Manitoba. Lang, ang ganda ng bahay nung nakita namin talaga to ni Aisha. Parang yun nga, sabi ko nga sa inyo, gusto na namin lumipat dito. Sobrang na-maximize yung space. If I were you, if nandito ka na, dito ka na, ikaw yung bibinyag dito sa bahay na to. So yan, excited na excited lang kami kung sino yung titira, sino yung magtitiwala, sino yung makakasama namin dito sa bahay, sa buhay, sa Canada. Pwede.